Welcome back sa May Sports at ngayon ay pag-uusapan natin kung paano nga ang Los Angeles Lakers kapag wala nga si LeBron James. Tara at ating alamin. Ayon nga sa inilabas na balita ng Lakers Podcast, ang isa nga sa superstar ng Los Angeles Lakers na si LeBron James ay mawawala sa kanilang lineup ng halos 8 araw dahil nga sa health and safety protocols. Kaya naman pala isipin nga sa marami kung paano nga makakapag-adjust ang Los Angeles Lakers. Sa isang episode nga ng I Love Basketball ng Silver Screen and Roll Podcast ay napag-usapan nga dito kung ano nga ba ang pwedeng gawin ng Los Angeles Lakers upang manalo kahit nga wala si LeBron James sa kanilang koponan. At ayon nga sa kanila ay dito na nga papasok si Talen Horton-Tucker na nahihirapan ngayong season, subalit itong pagkawala nga ni LeBron James ay isang opportunity para sa kanya upang maipakita nga niya ang kanyang tunay na potential sa paglalaro ng basketball. Kapag naman ang kanilang primary point guard na si Russell Westbrook ay magpapahinga, nandyan din si Rajon Rondo at Malik Monk upang mabigay ng playmaking ability at pati na din pagdating sa opensa. Napag-usapan nga din nila dito ang sinabi ni Frank Vogel na ang Los Angeles Lakers nga daw ay sanay na kahit wala nga si LeBron James dahil nga sa pag-uumpisa ng season, ito nga ay hindi rin nakapaglaro ng maraming games dahil nga sa kanyang mga injuries. Kaya naman para sa akin, kahit mawala pa man si LeBron James sa kanilang koponan ng pansamantala, ay walang dapat ikabahala ang Laker fans dahil paniguradong maraming manlalaro ang mag-i-step up sa kanilang koponan upang makuha nga ang panalo. Subalit ngayon nga lang ay may lumabas na balita na si LeBron James nga daw ay nag-negative ang resulta. Kaya naman ito nga daw ay makakapaglaro kontra sa Los Angeles Clippers. At yan nga ay pag-uusapan natin sa ating susunod na video. Yan lamang ang ating mabilisang balita sa ngayon. Kaya naman kayo, ano ang masasabi nyo sa posibleng pagkawala ni LeBron James ng pansamantala sa kanilang lineup? Mag-comment ka lang sa baba ng iyong opinion at aking babasahin yan. Maraming salamat po. Paalam!